Ginagawa mo at ang lakas-lakas ng tugtog. Sumasayaw ka. Nakikinig naman ako mga kalutugtog sa YouTube. Ah, ganun. O, sige. Kaya na. Oh, nap! Kumusta naman yung pag-apply mo sa mga universities? Kailan ba yung sa UP? Yun na lang ang asikasuhin mo at saka kasumabay sa mga pinsan mo. Engineering na kurso na rin sila Mark at Kat. Si Mark? Eh, hindi yung salita naman. Pangarap niya nga daw mag-reporto, sabi niya sa akin eh. Nakakalungkot mo, pinilit pa ni tita tas mag-engineer. Ako ang nagpumilit sa tita mo. Hindi mo ba narinig sa balita? Highest employment rate ang engineer. Magiging maayos ang buhay mo dyan. Para kampante na rin kami ng mami mo. Pag natapos mo. Paano kung mag-take ako ng ibang course? Kasi sabi ng teacher ko, bilang na lang din naman daw yung makapasok sa UP lalo na't engineering yung kinukuha ko. Tingin nyo pa? Pwede rin. Pero sa susunod na semester, magsisave ka. Ang importante, matapos ka ng engineering na kurso. Hindi ba magandang pakinggan, Engineer Miguel Hernandez? Hector, huwag mong ipilit sa anak natin ang gusto mo. Kayaan mo siyang mag-desisyon. Binata na yan. Eh, hindi ako namimilit. Sinasabi ko lang naman na maganda na ang buhay natin ngayon. Dahil ano ako?
ating engineer. Ay nako. Hindi na ako na-aksidente. Hindi lang itong bahay na ibibigay ko sa inyo. Oo nga. Pero gusto ba yan ang anak mo? O Miguel. Ano ba gusto mong kunin? Na tayo next month. Eh parang kahapon lang, tambay lang tayo dyan sa kanto eh. Pero nakakaba na nakakatakot no? Kasi syempre, ang hina-hina ko sa decision making tapos sobrang careless ko. Alam mo, feeling ko, maliliwag ako sa unang araw ko sa Manila. Ay, grabe siya! Kanino pa ako nagkakwento dito tapos wala naman pala nakikinig. Ano pa yung iniisip mo? Nakausap ko na sa sapapa kanina. Oh! Hindi, ayoko siya i-disappoint eh. Gusto ko sumaya. Alam mo yun. Pero... unahin ko na lang muna yung pangarap ni Papa. Kulang kasi. Alam mo yun, gusto nila mabuhay natin yung buhay na di nila nagawa. Parang tayo yung nagpo-fulfill ng mga di nila na at yung kabataan nila. Si Mama nga eh. Ang gusto, eh mag-pageant ako. Wow! Ganda ko eh. Pag-umot ka tumatawa. Alam ko magkaibigan tayo. Lahat? Bakit? Napakilala mo na ba sa kanila si Miguel the Dancer Fernandez? Eh, sa lahat naman ang sayo mo, ako lang yung kasama mo eh. Sa lahat ng performance mo, ako lang yung bit-bit. Araw makikita ni Papa yung galing ko. Alam mo, yung balang araw na yan, malapit na. Ano mo naman nasabi yan? Basta! Hala! Lita tayo! Nara na! Miguel, nasaan ka na ba? Anong oras na? At saka bakit ang ingay-ingay dyan? Miguel, ha? Sinasabi ko sa'yo, focus muna sa pag-aaral. Tsaka na yan. O sige na. Ingat anak, ha? Dito na ako. Miguel, mag-usap tayo. Sige pa. Tungkol sa ano?
Basta nalaman mo sa'yo, okay? Okay naman po. Next week o next week na ako yung exam eh. Talaga ba? Bukod doon, wala ka nang ginawa, di ba? Wala naman po. Hindi nila ako gusto mag-aral eh. Bigyan may tumawag sa akin ganun. Pumasa ka daw sa Dance Scholarship. Totoo ba yun? Pumasa ka na? Kumbana ka, hindi ka man nagsabi sa akin na tutuloy ka pala. Nagsabi sa'yo? O alam mo? Oo. Nagsabi siya sa akin, pero nung nakaraan pa. Pero hindi ko naman alam na tutuloy pa pala siya. Naku na, congratulations! Galingan mo dun, ha? Tsaka, ayusin mo na pala yung passport mo. Opo, mabukas ayusin mo na kagad, tsaka... Walang mag-aayos ng passport at hindi ka rin lilipad. Tol, ano ba yan? Bakit pa? Saan naman po yung opportunity? So kung iniisip niyo yung mga maraming babayan, pawala, libre ulat, kaya wala na dapat yung isipin. Nagkulang ba ako? At nagtago kayo dalawa sa akin? Hindi naman sa ganun. Natatag lang siya na magsabi sa'yo. Pero hindi kayo natakot magsinungaling. Kahit yung gusto ko eh. Naririnig mo sarili mo, Dancer. Hindi yan ang gusto ko para sa'yo. Pa, pagbigyan mo naman yung anak natin sa gusto niya. Hindi ako nagdadamot sa kanya. Gusto ko lang naman maging maganda buhay niya. Bakit? Saan pupulutin ang pagiging dancer niya? Mabubuhay pa niya ng pamilya niya? Hindi ko naman pinangarap yung mama. Sana hindi na pala kita pinag-aral. Sana sinabi mo na lang nang gusto mong magloko sa buhay. Gaya ng mga tambay niya sa labas! Hector! Ako pa ang masama ngayon? Nagsasabi lang naman ako ang totoo. So, bata naman ako hinihingi ko sa inyo. Hindi ko pa kayo bigayin pa. Suporta sa pagsasayaw mo. Sige nga. Sumayaw ka sa harapan ng tatay mo bulag. Make me see your talent. Let me see your potential. Sumayaw ka sa harap ko and I will tell you kung magaling ka.